mga kapapadadods. Maraming maraming salamat po doon sa mga nanood po ng video nung birthday po nung pangalawang panganay ko na si Joy. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at yung iba pong mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Siya nga po pala, yung bago pa lang po sa aking channel, ito nga po pala ang inyong lingkod, Papa Dadods Vlog. Welcome po sa aking channel. Ngayon naman po, sishare ko po sa inyo ang mga konting kaalaman ko sa paggigitara. Paano po bang itono ang gitara? Marami pong iba't ibang klaseng paraan. Kung kayo po ay walang tuner, meron pong nabibiling tuner sa tindahan po ng mga gitara. Pero meron din pong matadownload sa Play Store app. So meron po doon iba't ibang klaseng mga pangparaan na paano magtono ng gitara. So kung yung inyong pong gitara ay walang tuner dito, pwede pong manual at pwede po sa tune up. So marami pong paraan. Pero yung pong manual, sa konting kaalaman ko po ay isi-share ko po sa inyo. Tuning guide po natin ay doon sa standard. Itong 6 string E chord. Ito po yung E. Kailangan po nakatono yan sa E. So yan po, wala na siya sa tono. Itono po natin sa E chord. Magparehas sila ng tunog. Nasa 5th fret po tayo. Yan, 5th fret. 6 string and 5 string. Yan. So, malayo ho. Malayo. So, tataas natin yung itong 5th string. Dapat po nasa A chord siya. Halos, kung pakikinggan nyo po, halos parehas na yung tunog niya. Baba natin ng konti. O yan, pareho na pong tunog yan. So pag naparehas na natin yung tunog, diin naman po natin yung 5th string, sabay patunogin natin yung 4th string. Parehas po yan nasa 5th fret. Yan. O yan, malayo po, mababa yung 4th string. Mababa po siya, taas natin. Yung 4th string naman po is D chord po siya, D chord. Ayan, tingnan natin. Ayan, halos parehas na yung tunog niya. So pag natapos po yung 5th string, baba naman tayo dito sa 4th string. 4th string, sabayan po natin yung patunugin itong 3rd string. Nasa 5th fret pa rin po yan, 5th fret. 1, 2, 3, 4, 5. 5th fret.
fourth string. Itono natin siya pababa dito sa third string. Kailangan po parehas ang tunog niyan. So malayo, oh. Kung mapapansin niyo, malayo yung kanyang tunog. So mababa ito, tataasan natin. Yung third string po is G chords. Kailangan po nasa G chords ito. Yan. Parehas na po yung tunog niya, oh. Ayan, ayan po yung pagmamanual. Parehas na yung tunog niya. So, okay na po itong 6, 5, 4. Okay na po yan. So, punta naman tayo sa itong third string. Itong third string, lilipat po tayo dito sa fourth fret. Yan po, lilipat sa fourth fret. Ayan, itong fourth fret sa second string, third string, second string, lipat sa fourth fret. Kailangan po magparehas din ang tunog nitong third string sa second string, pero lilipat po kayo ng fourth fret. Yan. Yan, mababa po ito. Itong second string. Ayan po. Itong second. So mababa itong second string. Ang second string naman po is B chord po siya, B chord. Kailangan po ang tunog niya is nasa B chord. B yung tunog niya. So mababa siya, taasan natin. Second string po yan. Ayan. Parehas na yung tunog niya. O yan, tingnan nyo po, pakinggan nyo. Magkaparehas na po sila ng tunog. Okay. Okay na po yung second string. So, babalik po tayo sa fifth fret. Ito. Dahil ang itutunan natin itong E, yung nasa pinakababa, yung high tone na E. Ayan po. So kailangan po, pero mula sa 4th fret, lilipat, babalik po kayo sa 5th fret. Yan. Ito, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5th fret. So okay na po itong third string, okay na rin po itong second string. So itong last na high tone na E. Ito. So ipaparehas natin siya, pero babalik tayo sa fifth fret. Yan. So yung tunog niya is high tone siya na E. So lalagay natin siya sa E, balik sa E, pero mataas na tono. Konti pa.
Yan. Tingnan natin. O yan, kung mapapansin nyo guys. O yan, halos parehas na yung tono niya. So ganun lang po. Ganun lang po kadali ang magtono ng manual. Kung wala po kayong tuner, i-manual nyo na lang po. So ang guide pattern po natin is mula po dito sa taas hanggang ibaba. E A D G B E. So yan po yung pattern niya na mga tono ng chords. Ito po yung mababang E, tapos ito yung A, tapos D, tapos G, B, E. Mataas na E, yan po sa ilalim. High E ya po yan. So kung nasa ulo nyo po yung E, A, D, G, B, E, madali na lang po magtono. So sa akin pong experience, meron pa po akong yung paboritong tunog kung paano ko po siya pag para po malaman ko na tamang-tama na yung tono niya, nasa tonong sa standard E A D G B E. So gamitan ko po ng tick para mas ma-clear natin kung nasa tamang tono siya. So, ginagamitan ko siya ng chords na G. Yan, G. Oh, yun, ayun. Nasa tono na po, no? Kanina po, wala. Binabaan ko lahat ng tono niya. Pero ngayon, oh, yun. So, itong G. Chords na G. Tipain nyo yung G. Strumming. Tinutono ko siya ng baba itong pangalawa. Ulap. Taasan ko pa ng konti. Yun. So, ayan. Meron pa dito sa E. Pag buong-buo yung tunog niya sa E, yun. O yan po. Tingnan nyo. Ang linis po, ano? Walang, kung mapapansin nyo, wala nang sintonado. So, meron pa akong isang paraan kung matutunan nyo rin po yung mga basic na plucking sa letter A minor, yung parang House of Rising Sun po yata yun. Dyan ko rin kinukuha yung tunog niya kung nasa tamang tono na siya. So ito po yun. Tingin ko po ay talagang perfect na siya. Yung kanyang standard na tunog. Okay. Ayan po yung lahat po na manual na natutunan ko. So, ganun lang po siya kasimple. So, sa tuna up, papakita ko po sa inyo. Yan. So, ayan po yung mga letter niya. Yan. O. Kung mapapansin nyo po,
Ito yung letter E. Baligtad po yan. Baligtad yung camera natin. Ito yung tuna apps na mada-download po natin sa Play Store. So, hanapin nyo lang po yung guitar tuner. Search nyo lang po yung guitar tuner. So, lalabas na po yan. May iba't ibang klase ng mga tuner. Ayan po, ayan. Kung mapapansin nyo, letter E, A, D, G, B, E. Ang una natin itotono ay yung 6th string. Open po siya, wala, hindi ko po tinitipa ito, basta open siya. Wala po kayong ididiin dyan. So, pag tinono mo siya, open lang siya. Sa 6th string, E. So, kung mapapansin nyo, too low, sabi niya, too low. So, itataas natin. O yan, nasa gitna na siya, guys. So, ibig sabihin, nasa tono na siya ng E. Dito naman tayo sa fifth string. Open po yan, walang dinidiin. Fifth string. Sa A. Too low siya. So, taas natin ng konti. Sa gitna na siya, guys. So ibig sabihin, nakatono na siya. Dito naman tayo sa fourth string, which is D. Mababa po siya. So, taasan natin. So, sumobra. Baba natin ng konti. Yun. Pataas pa rin. Guys, nasa gitna na siya, so sabihin, okay na siya. Okay na yung D. So, dito naman tayo sa G. Third string. Too low. So, itaas po natin itong third string. Gumitna na siya, wala na yung too low. O yan guys, nakatono na yung third string. So, dito na tayo sa second string. Too low, taas na natin. Sumobra. Yun, sakto na yan, guys. Okay, yung second string yan. So, dito na tayo sa first string, yung E, yung high tone na E. So, mababa siya, taas natin. So, yan, nakatono na siya, guys.
nasa gitna na siya. So, tingnan natin. Okay. So, ganun lang guys. So, yan lang pong susundin ninyo yung EADGBE. Pag gumigitna na po yun, gumigitna na po yung arrow niya, yung bilog. Ibig sabihin, nakatono na siya. O, yan guys. Yun lang po guys. Sana po meron po kayong natutunan sa mga pinaliwanag ko po dito sa aking video tungkol dito sa paano magtono ng gitara. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa panonood at pagsubaybay. Sa susunod naman po, paano magpalit ng string ng gitara. Yun po. Dati po nagpapalit ako niyan. So ngayon try ko uli kung alam ko pa kung paano gagawin yun. So isi-share ko po sa inyo sa next video ko po. Maraming salamat po.